galit na kayo magalit sa akin, wala akong pakialam. That's it. Contractualization must go. It is anti-people. Sa mga unang araw ng kanyang panunungkulan, pangako na noon ni Pangulong Duterte ang pagwawakas sa natawag na endo o yung end of contract. Ito yung kalakaran na ilang buwan lang ang pipirmahang kontrata sa trabaho na ayon sa mga manggagawa ay paraan para hindi maregular ang mga empleyado at makaiwas sa mga dagdag benepisyo at security of tenure ang mga employer. Pero magdadalawang taon makalipas, nananatiling pangako yan. Ang dapat sana executive order na hinanda raw para wakasan ng endo, di raw muna ilalabas. Noong Miyerkules ng gabi, pinulong ng Pangulo ang mga labor group na humihiling na ilabas na ang EO, pero bigo sila. I was made to understand that he asked for more time to issue the executive order on endo. And that's all that I was informed by head of protocol. Kaya dismayado ang mga labor group. Ang sinasabi ni Presidente yung meeting namin na may concern siya sa mga investors, particularly Chinese. Hindi dapat matakot yung mga investors na magbayad sa kustong sahod, decent wages, decent na trabaho. Kasi yung ginagawa sa mga labor-only contracting are actually very illegal. Giit ng labor groups, hindi raw tataas ang labor costs kapag nilagdaan ng Pangulo ang executive order. Kinarap namin yon sa kanya doon sa dialogue that his economic managers are not telling us the truth. That perhaps the economy is uncompetitive not because of the cost of labor, but of the cost of electricity. Ang ilang contractual worker na aming nakapanayam, umasang maipasa agad ang batas. Mahirap daw magtrabaho nang walang kasiguraduhan sa benepisyo at sa security of tenure, lalo't may pamilyang umaasa. Maganda rin po para sa amin yun na mga contractual kasi hindi na kami maghahanap ulit ng panibagong trabaho after ng 5 months po. Parang panibagong apply na naman, panibagong process ng mga requirements. Hanggang March 15, hihintayin daw ng mga labor group ang desisyon ng Pangulo sa hiling nila. Paliwanag ng Dole, hindi naman daw umaatras ang Pangulo sa pangako. Yung pong balita, mga minamahal ko manggagawa na pansamantalang iniito na hindi pinipirma ng Pangulo yung tungkol sa endo, fake news po yun. Ngayon nung pinisenda namin yan, siyempre ang ating Pangulo humingi ng konting panahon para ipatignan sa kanyang legal advisors. And maliwanag din sa amin na I will sign it pagka na-review na ng legal advisor ko yan sa amin. Athena Imperial, GMA News.